Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ako po ay narinig nyo at wala pong problema sa ating sound. Pwede nyo po ba ilagay sa inyong comment section? Amen. Hallelujah. Isa na namang araw, mga kapatid, ng katotohanan. Isang araw na naman ng kanyang salita. Kapatid, hallelujah. Nawa, mga kapatid, pakinggan nyo ito ng buong puso at isipan. Huwag nyo pong ilalagay ko saan-saan ang kanyang salita. Pakinggan nyo, isa puso nyo, bulay-bulay nyo, meditate it, and after that, apply it. Only through application that you will understand the power of God's Word. Only by living according to His will that you will experience God moving mightily in your lives. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy ho tayo. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga at manatili tayo sa kanyang salita. No? I-surrender natin, no? Gawin nating mahalaga ang oras na ito sa kanyang mga salita. Hallelujah. Sabi ho dito sa ang ating pag-uusapan ay mula sa Isaiah chapter 43 verses 8 to 13, no? Gusto nating himay-himayin ang mga salitang ito ng Panginoon, and we must see God's lesson, godly lesson, things to learn, and things that will add up to what we know our Lord God. Hallelujah. Ang sabi ho ng Isaiah 43 verse 8, sabayan niyo ako sa pagbabasa nito. Bring forth the blind people who have eyes and the deaf who have ears. Sa ibang version, bring out the blind people who have eyes and the deaf people who have ears. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata at ang bingi may mga tainga. Pinag-usapan natin ito noong mga nakaraan that people, even though they have eyes, do not see the truth. They can see things, they can see objects, nakikita nilang lahat ng bagay sa paligid, pero hindi nila nauunawaan ang katotohanan. What is the truth? Ano ba ang katotohanan na dapat makita? Bakit ba nanatiling bulag kahit may mga mata? Bakit nagiging bingi kahit merong mga tainga? Mga kapatid, wag po natin ituro ito sa mga unbelievers. Hindi lang po natin pinag-uusapan dito ang mga hindi mananampalataya, hindi nakakilala sa Diyos. Hallelujah. Anong ibig po nating sabihin? Sapagkat meron ding mga anak ng Diyos na nagiging bulag at nagiging bingi. Ano pong ibig ko sabihin? Alam nyo, sabi nga natin, lalo na ngayon na maraming nagkakasakit. At sabi nga, maraming pamilya ang nangangailangan ng tulong, hindi lang sa ating bayan, kundi sa lahat. This is the truth that no one can live without God. No one, no family can live peacefully without God. Kaya sinasabi natin bulag, kaya sinasabi natin bingi. Alam naman natin ang katotohanan, alam natin na iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Panginoon. Pero bakit lagi nating kinakalimutan ang katotohanan ito? Kapag tayo ay pinagpapala at tinutugon sa ating mga panalangin, nakalilimutan natin siya. Hallelujah. Kapag tayo nangangailangan, salip na sa Kanya lumapit, gumagawa pa tayo ng ibang paraan. At yung paraan na yon ang nagbibigay ng tinatawag nating kapahamakan sa atin. Brothers and sisters, hallelujah.
When we do not trust God, it only means one thing. We doubt His power. We doubted His faithfulness. Pero nakakalungkot, sa bandang huli, sa Kanya rin tayo tatawag. I have seen people who are healthy. I have seen people who have skills, giftings, and talents for the Lord. Nakakalungkot na sa takbo ng buhay na ito, wala silang panahon sa pagsunod. Wala silang panahon. Hallelujah. If you are not in the presence of God, meron bang mas magandang lugar maliban sa presensya ng Diyos? Meron bang mas mabuti, mabait na Diyos na tayong natatawagan? Meron bang ibang Diyos na nagliligtas? Sabi nga dito, we already know the truth and yet our lives do not show the truth. Hallelujah. Kaya nga kapatid, ang sabi dito, ituloy natin sa verse 9. Kaya this message belongs to every one of us. Those who live according to God's will and according to His word. Let God open your eyes. Let God open your ears. All the nations gather together and the peoples assemble. Who among them can declare this and show us the former things? Hallelujah. Praise God. Let them bring their witnesses to prove them right. And let them hear and say, it is true. Kapatid, tinatanong tayo ng Panginoon. Meron ka bang ebidensya? Meron ka bang pinangahawakan? Meron ka bang patunay sa katotohanan na merong ibang tumutugon sa atin? Meron bang ibang Diyos na malalapitan at makapangyarihan? Meron bang katulad ng ating Diyos o higit pa? Ilabas nyo ang katotohanan, bakit wala kang panahon sa Kanyang salita? Bakit wala kang panahon sa ating Diyos? When you are in pain and in sickness, you call upon the name of the Lord. At hindi ka titigil hanggat hindi mo tatatanggap ang katugunan. But when you are in good health, kapag ikaw ay nananagana, bakit nawawala ang panahon mo sa ating Diyos? That is the truth. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito, no? Mapisa ng lahat, sige, magpulong ang mga bayan, iharap nyo. Sige nga, patunayan nyo, meron bang ibang Diyos? Meron bang ibang Panginoon na malalapitan, na mabuti, na katulad, na higit sa ating Diyos? Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatotohanan o dinggin nila at magsabi, katotohanan nga. O sa bandang huli, yun pa rin ating Panginoon, yun pa rin ating Diyos, ang nag-iisang Panginoon. Verse 10 says, I am He, before me there was no God, and there will be none after me. Walang nang ibang Diyos. Walang Diyos sa tabi niya. Hallelujah. Bigyan natin ng pansin niya. Isaiah 43:10, you are my witnesses, says the Lord. And my servant, whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me, there was no God formed, nor shall there be after me. Oh, praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa katotohanan ito. Namnamin natin. You are my witnesses and my servant whom I have chosen that you may know and believe me
and understand that I am He. Before me, there was no God formed, nor shall there be after me. Meron ka pa bang hinihintay? Meron ka pa bang ibang inaasahan, kapatid? Meron pa bang iba na tutugon sa panalangin? Meron pa bang ibang Diyos na makapang yarihan? Hallelujah. Wala na. That is the truth. Wala na maliban sa ating Diyos. Ang dapat malaman ng tao sa mundo, ang katotohanan na magpapalaya sa kanila, paano kung tayo mismo ay hindi nananalig ng buo? Bakit? Ilawalang bahala natin ang kalagahan ng kanyang kapahayagan ng katotohanan. Never forget, by knowing the truth, there is freedom. By learning the truth, there is freedom. By living by the truth, there is freedom. Only the people of God will experience freedom. Dahil kung ang mga tao ay maunawaan ng katotohanan, ang una nilang gagawin ay lumapit sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga sa Tagalog, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. At katotohanan naman ito, mga kapatid, we have seen, we have heard. Nakita natin, hindi lang literal, naranasan natin ang kanyang kapangyarihan tumugon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan. Hallelujah. Sabi nga dito, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matatastas na ako nga. At sabi dito, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Paano Pastor, yung sinasabi natin na ang Panginoon sa Kristo ay nakaluklok sa kanan ng trono, kanang bahagi ng trono. Anong ibig sabihin ko? Sinabi ng Panginoon sa 43 verse 10, no? Na walang ibang Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, we have only one God. Iisa lang ang Diyos. Ilagay nyo nga po sa comment section, iisa lang ang tunay na Diyos. Iisa lang. Wala nang iba. Alam natin ang Diyos sa ito ay nasa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Ang Ama na siyang nagmahal sa atin, nagsugo ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo makaranas ng katubusan, kaligtasan. Si Kristo ang nagkatawang, ang Diyos ay nagkatawang tao upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at makita natin ang dakilang pag-ibig ng ating Ama. Sa pamagitan niya, sa kanyang kamatayan, sa kanyang sakripisyo, sa krus sa Kalbaryo, tayo ngayon ay nakalalapit sa harapan ng ating Diyos. Bakit po? Dahil sa sakripisyo ni Kristo, dahil kay Kristo, ang panalangin natin ay tinutugon. Dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi pwedeng hindi tanggapin ng Panginoon ang ating pagdulog at pagpapakumbaba. Hallelujah. Dahil kay Kristo, sabi nga ng banal na kasulatan, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you desire. Lingin mo. Basta ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang kalooban. Kapatid, meron pa bang higit sa kalooban ng Panginoon? Wala. Walang ibang mabuti. We can ask for treasures, we can ask for money, but does money can make your life better? Pera ba ang magbibigay ng liwanag sa buhay mo? Kayamanan ba ang magpapasaya sa iyo? Kapatid, the truth already known.
You have seen the lives of these people. Sa buong mundo, ano ang bunga ng kayamanan? Sa buong mundo, ano ang bunga ng pagkagahaman sa salapi? Sa buong mundo, ano ang naging bunga ng kasalanan at pagiging matigas ng ulo ng tao? You know the truth, brothers and sisters. Wala nang ibang Diyos. Hallelujah. Faith cometh by hearing, hearing of the word of God. Nabubuo ang pananampalataya sa pakikinig. Kapatid, paano sila makikinig? Paano sila maniniwala kung walang magpapahayag? Kung walang isusugo, walang hahayo at magpapaiwanag sa kanila ng katotohanan. Hallelujah. Yan nga ang dahilan kaya tinawag tayo ng Panginoon upang maunawaan natin, malaman natin at manampalataya tayo na maiisa lang ang tunay na Diyos. Iisa lang ang tunay na Panginoon. I am the Lord, and beside me there is no Savior. I have declared and have saved, and I have showed when there was no strange God among you. Therefore you are my witnesses, saith the Lord, that I am God. That is the truth. Alam naman natin ang katotohanan. Alam natin ang mga bagay na ito. Alam natin, iisa lamang ang Panginoon, iisa lamang ang Diyos, at wala nang iba. Bakit kuminsan wala tayong panahon sa kanyang salita? I am very busy. Hindi po namin sinabi, talikuran niyo ang trabaho niyo, huwag kayo pumasok sa trabaho, umabsent kayo. No. Wala, hindi po namin sinabi yung mga bagay na sabi nga ganito, ganito, araw-araw kayo sa simbahan. No. Kahit araw-araw kayo sa simbahan. Sapagkat ang simbahan ay hindi yung lugar, no? Kung ang simbahan ay kayo, ang templo ng Diyos na gawa mismo ng ating Panginoon. Kayo ang templo ng Diyos, at sa templong yan nananahan ang kanyang banal na espiritu. Kung paanong sa pamagitan ni Kristo ay nagkaroon ng reconciliation sa Ama, ngayon na ang Panginoon ay nasa kalangitan na, ang kanyang banal na espiritu natin, ang katuwang sa pananalangin, ang guro natin sa pag-aaral ng kanyang salita, at ang kanyang kapangyarihan na dumadaloy sa atin upang patunayan sa lahat ang katotohanan na tayo'y mga mananampalataya. The Holy Spirit is the proof that we are saved, that we are called, that we are chosen. Kaya sabi dito sa verse 11, ako sa mga katwid bagay ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ito sabi ni Yahweh. Verse 12, ako'y nagpapahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Hallelujah. Indeed, before the day was, I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it? Oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino man makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, at sinong pipigil? Hallelujah. Meron pa bang ibang Diyos na mabuti? Meron pa bang ibang Diyos na nagsakripisyo para sa kaligtasan mo, kaligtasan ko? Meron pa bang mas makapangyarihan sa ating Diyos? Ilabas nyo ang ebidensya. Ilabas nyo ang mga patunay na meron nga. Pero iisa lang ang katotohanan, walang ibang Diyos. Walang ibang Panginoon. Tanging siya ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Walang ibang Diyos.
Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Dalangin ko ng lahat na nagsasaliksik sa Diyos ngayon, hinahanap ang katotohanan at hinahanap ang kanyang kalooban. Dalangin ko, mabuksan ang inyong mga mata at ang inyong mga pandinig. Manalig ka sa iisang Diyos. Magwawakas tayo sa sabi ng Isaiah chapter 43 verse 2. Pangako ng Panginoon yan. Kahit saan ka, kasama mo ang Panginoon. Believe in Him. Live your life in faithfulness to the Lord through His power. And let God lead you. Let God guide you. Let God protect you. Let God loves you. Magandang umaga po, mga kapatid. Manalig tayo, magtiwala tayo. Ang Diyos ay mabuti. Nag-iisa lamang siya. Hallelujah. Sabi nga, ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos ay katotohanan. Purihin ng Panginoon, sa Diyos lang ang papuri.